Lahat po ng parts na nabanggit ko sa unang video, lahat po yun ay iisa-isahin natin po yung mga paraan para po sa mabilis na pagka repair natin o pagre-repair. Tulad po ito, yung back cover, nabanggit ko po dun sa una na kalimitan po nababasa dito. Yun pong ating pinaka guard handler nito, o yung pinakatakip nito, ito po yung pinaglalagyan natin ng guard, yung pinaka pandikod natin. So malimit din itong masira, napupunggal po yung, at ito po ay kalimitan na tatanggal din ito. So ito naman po, papaltal lang natin ito ng tornilyo. Dito po natin siya ilalagay. So magkakaroon lang ito ng tornilyo. Bali yung pong pinakaulo ng tornilyo dito po sa loob. So yun lang po yung panoorin nyo lang po yung paraan para ma-i-apply natin sa mga iba pang mga ganitong robot.
matapos po natin yung back cover na magawa ng paraan yung mga problema, pwede na po nating i-apply yun sa iba't ibang trouble ng back cover, yung nakita nyo pong paraan ng pagbabalik doon sa kanyang kalagayan. Ngayon po yung sa kanyang harapan na nag-handle doon sa ating guard ay ganun din po. Kung ano man po yung magiging problema pang iba, pwede rin po nating i-apply yung mga nakita nyo po doon na paraan. Ito naman pong ating susunod, kasama rin po ito ng back cover, yung pong hinihila natin doon sa likod. Malimit din po itong may trouble dahil kung mawawala po itong clutch knob natin, hindi na po gagana yung pag-rotate o pag-steady ng ating electric fan. Kaya importante rin po ito. Ang kalimitan po na mahirap po na bunutin ay yung ganitong modelo dahil wala siyang lock dito sa labas. Hindi katulad nito na meron. Ang isa pang sanhi ng ng pagkasira nito o hindi mo pagkatanggal nito yung ditornilyong modelo. So may tornilyo sa dito na iniikot mo na lang ng iniikot pero hindi siya natatanggal, hindi siya umaangat. Ang problema po nun ay yung tornilyo o kinakapitan niya na plastic o yung ating pinaka gear na pinagtuturnilyoan ay hindi na siya umaangat. Kaya ang mangyayari po nito ay pwedeng ilusot na lang po ito sa butas ng back cover natin para lang matanggal yung back cover at magawa ng paraan kung paano natin ito hihiwain. Dahil po sa tornilyo nga, hindi nyo siya mailalabas. So yun lang po yung paraan. Kailangan mailabas natin ito sa butas ng back cover. So yung iba naman, nagkakaganito siya. So replace lang. Yan, uubos niya, tatanggal yung lock niya. Matitira lang halimbawa isa, hindi na siya ubra. So, ang paraan lang dito po ay dahil ito naman po ay mura at minsan pag wala na po yung kapartner niya, hindi na siya pwedeng gawa ng paraan. Pero kung nandito pa yung kanyang kumpleto pa yung dito niya at kumpleto rin yung kabila, pwede po natin lagyan ito ng masking tape o kaya ay scotch tape. Mga dalawang ikot lang para pag sinaksak natin, gumana pa rin yung dalawa. Pero pagka wala na po talaga yung isang nito, wala na. Yung mga ganitong basag na, ito naman po yung mga nakakawang na. Hindi na rin po pwede. Pag hinatak natin ito pataas, hindi na niya mahihila yung kanyang pinagkakalagyan. So yun lang yung paraan dito, yung mag-replace ka na. Kaya walang masyadong problema dito. Kailangan mo na talaga ng bago. Ito naman po yung pinaka-fastener niya o lock nut. Yung kapag wala po itong sa ating guard ay mahuhulog lang po yung ating guard, malalaglag po yan at masisira po yung ating electric fan. Kung ang pinagkakapitan niya ay sira na po yung pinakalock na yan, hindi na po may kakapit ito sa ating nag-handle nung Ito po ay dalawang klase po yung pinagsasalpakan natin ito. Yung pong pinaka guard handler natin ay dalawang klase po yun. Merong isang may thread at isang wala. Yung pong paglalagyan natin ito ay pwedeng doon sa housing ng motor assembly natin, pwedeng doon sa kanyang pinaka front cover. So yung kalimitang sira nito, nauubos yung thread o kaya ay nababaak.
kaya nilalagyan ito ng teflon yung paglalagyan niya o yung pag-iikutan niya. Lalagyan yung either yung housing kung yun ang modelo niya o kaya yung pinaka handler natin ng ano ng guard. So pag nalagyan ito ng teflon yung paglalagyan nito, hihigpit siya, pero kung baak na ito, wala na rin kwenta yung paglalagay natin ng teflon. So ang paraan lang na mabilis dito, hindi siya kasi pwedeng i-repair dahil nga sa yung thread ay pag ubus na, wala nang paraan, kailangan na palitan na rin to ng bago. So hindi masyadong mahirap dito at mura lang din naman ito. Ito naman pong pinaka pan blade lock natin, ang kalimitan na basag o kaya nauubos na yung thread sa loob. Kaya ikot ka ng ikot, wala, hindi na siya hihigpit. So, yun lang ang paraan dito, papalitan lang. Hindi po pwedeng i-restore ito dahil po dun sa thread. Kahit po mabuo natin yung basag, hindi na rin po ubra dahil po sa thread niya, ubos na. So, papalitan na rin po natin ng bago. Ganun lang po yung paraan dito tsaka ito. Yan yung po yung mga replace na hindi na po natin siya i-re-restore.